Inireklamo sa Justice Department ang 7 tauhan ng Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkasawi ng isang apprentice seaman sa isang training noong Nobyembre. Giit ng mga kaanak ng biktima, may kapabayaan lalo't na videohang lumutang muna ang biktima bago sinaklolohan. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Sa Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard sa Cavite noong November 16, nagtapos ang mga pangarap ng apprentice seaman na si Mori Caguay. Mahigit anim na buwan matapos ang mapait niyang sinapit, dumulog na sa Department of Justice ang kanyang pamilya. Kasama ang NBI, naghain sila ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide at paglabag sa anti-hazing law laban sa 7 tauhan ng PCG na pawang mga trainer at opisyal na nangasiwa sa pagsasanay. Wala yan! Sa nakunan kasing video, nakalutang na sa dagat si Caguay bago siya sinaklulohan. Pag nakikita ko yung video, yung ginawa ng mga trainers niya, hindi talaga makatao yun. Hinintay pang nakalutang yung katawan, yun ang masakit sa loob ko. Andun sila, ba't nila hindi sinagip? Kakulangan ng oxygen sa utak, bunsod ng pagkalunod, ang cause of death ni Caguay, base sa autopsy ng NBI. I wish na makamit namin ang hostesya para kay Mori. Hindi lang para kay Mori, kung para din sa mga ibang trainees na sana hindi sila dumaan sa ganon na proseso na kailangan. May casualty, dapat walang casualty. Ang mga reklamo, dadaan muna sa evaluation ng prosecutors bago isalang sa preliminary investigation. Ayon sa Philippine Coast Guard, haharapin ang kanilang mga tauhan ng reklamo. Tayo naman ay haharapin natin ito. Of course, meron tayong simpatiya doon sa mga tauhan natin sapagkat wala namang may gusto nito. Pero hopefully, kung ano man ang kahilingan ng pagsasampa ng kaso ng NBI at kung ito'y matutuluyang maging isang kaso. Kaya lang sabi ko nga sa iyo, ang obligasyon namin ay alalayan din yung mga tauhan namin at tulungan nang naayon sa batas at sa regulasyon. Sa ngayon, may mga ilan-ilan na Coast Guard units ang pinapayagan ng magsagawa ng mga WASAR training. Gate ng Coast Guard, mas mahigpit na ito, alinsunod sa review na ginawa sa protocols para dito. Mas mabilis na rin daw dapat ang response times sa anumang insidente. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 horas.